Mag-public service portion muli tayo. Mga kapatid, kasama ko naman po ngayon si Mr. Mark Daniel Malolos. Ang kanyang reklamo, ang fixer na isang empleyado ng Muntinlupa City Hall. Nagpaayos raw siya ng birth certificate at passport sa halagang 155,000. Kala ko 155 pesos. 155,000 pesos. Opo, ayun po yung pinadala sa kanya ng parents ko para ipaayos ang birth certificate and passport. Anong nangyari po sa birth certificate? Sa birth certificate ko po, wala rin po nangyari. Peke din po. Hindi, ano bang nangyari sa birth certificate? Ang problema po, apelido po and middle initial. Wala po yung middle initial and yung apelido ko, instead na Malolos, Maseda po ang nakalagay. Ay, sir, korte yun. Korte yun. Kasi yung pupunta ka diretso sa City Hall o sa NSO, hindi nila magagawa ng paraan yon. Kung nagawa man ng paraan, illegal yon. Ang pwede na makagawa ng paraan, babaguhin yung, tulad siya sabi nyo, apelyido o middle initial o kung ano pa mang letra doon, korte. Alam mo ba yon? Hindi po, sir. Pero nagsabi po siya na siya daw po ang bahala. Ah, so pinangakuan kayo na kaya niyang ayusin yun. Apo. Pakiulit-ulit, sir, yung apelyido. Apo, imbis na Malolos, Maseda po ang nakalagay. Ang laking problema yon. Korte talaga yun. Tapos ano pang isa? Yung middle initial ko po, blank. Wala po nakalagay. So gusto mong lagyan ng middle initial. Apo. Tapos palitan pa yung apelyido. Apo. Buti sana, sir, kung isang letra lang. Pero buong... buong apelyido. Apo. Tapos maglalagay pa tayo isang letra. Korteng-korte, pinaka-korte sa lahat ng korte. Wala nang kukorte pa. Ibig sabihin nun siya. So, nagbigay ka ng 155,000 kasama pa yung passport. Apo. Sabi niya, all-in na yun. All-in na po yun, sir. Pero siyempre, hindi niya kayang gawin yun. Ayun nga po, pinangako niya po sa amin. Nagtiwala po kami ng buo, pero wala rin po. Fixer ba't ka kasi, po. Ba't ka pumunta ka sa City Hall? Ba't di ka na lang pumunta sa abogado? Minor pa po ako niyan, sir. Ah, minor ka pa? Apo. Kailan pa ito? 2017 po. Ilan taon ka ba noon? Nasa 16 po ko yun. Ah, wala ka pang kamuang-muang. Apo. Bakit naisipang pumunta sa kanya? Totoo lang po, parents ko po mismo nag-recommendo niya na nalaman niya sa mga katrabaho niya na may kaibigan daw sila na nag-work doon. Saan? Then, saan? Sa munisipi po. Okay. Then, bakit sa... Mandaluyan ka, sa ano ka pala pinanganak? Muntinlupa? Sa Tondo, Manila po ako. O ano, yun naman, Tondo at sa Muntinlupa. Doon lang po, kasi doon na po kami nag-stay yun. Gusto mo lang mabawi? Opo. Yung pera, 155? Yes, sir. Okay, sige po. Mr. Arman Kalawag, or Kaluwag? Kaluwag. Mr. Kaluwag, sir, magandang tanghali. Mr. Arman. Sir. Yes, sir. Opo. Sir, yung 155,000, ibabalik niyo po? Ano po? Yung 155,000, sir, ibabalik niyo? Sir, wala po akong ginukang ano siya. Ang lahat ng pinadala niya sa akin from December hanggang February 1 is 113 lang. With is na ibalik po ng lahat sa kanya yan. Yung pinang-down doon sa apartment niya na 30,000. Yung pinang-hotel ng mga anak niya. Yung pinang-wensya. Lahat po. Yung naibigay ko sa kanya, sobra-sobra pa. May babayaran pa siya sa akin. Ah, ganon. O siya, naibalik na pala sa'yo. Reason mo? Sinungaling ka? Ano po? Sinungaling ka? Sino may sabi po? Mamark. Ay, Mark, alam mo yan. Kasama ka nung nagwensya, di ba? Kasama kayo, nag-hotel, di ba? Kasama kayo lahat. Pupunta pa ba ako dito kung hindi totoo yung mga pinagasabi? Kung... Eh, sabihin mo sa mama mo kasi ginagamit ka ng mama mo. Why? Oh. Parents ko siya eh. Ha? Parents ko siya mismo. Papapuntahin niya pa ba ako dito kung ganun ang pinagagawa mama, mo sa amin? Mama, nasa inyo lahat ng resibo niya. Yung resibo na sa wensya, yung resibo. Alam mo, nung sa umupa kayo sa bahay niyo, 30,000 ang down doon. Alam mo yan. Oh. Di ba? Oh. Kasama kita doon, naghanap tayo ng bahay. Oh. Natawa ko sa'yo? Oh, sa Wensha. Oh, kasama kayo sa ilan kayo magkakapatid sa Wensha. Oh, kasama pa doon si ano, si SM. Oh, alam makapagpapatuloy si SM dyan. Oh, yung nag-hotel kayo na hindi kayo makatira sa ano, dito sa Katarungan. Oh, magkano bilang inatos doon sa hotel? Oh, kasama kayo doon, di ba? Oh, yung pinapakain ko sa inyo pag yung kumakain tayo sa labas. Yung pinang ano nyo, pinang ano nyo, open account nyo sa DBO. Oh, di ba alam mo lahat yan? Oh, may mga lista ko lahat yan. Ah, nakalista, sir? Nakalista yan. Ay, nakalista naman pala, Sir Mark. Oh. At wala po, pwede nyo pong tuwagan po yung parents ko ngayon para siya rin po magsalita para sa akin. Kasi sila po dalawa talaga nagkakaanuhan. Kaya nga, Sir Mark, sorry. Akala ko kasi,
ikaw talaga ang direktang kadil niya. Eh yun pala, meron pa palang third party parents mo. Saan yung parents mo pinapunta rito? Sa ibang bansa po. Eh, dapat hindi po kayo. Oo. Wala na po kasi ibang bansa. Eh, kasi meron siyang aligasyon na nagbigay na siya, nag-refund na. Oh. Ah, may mga resibo kayo, may mga ebidensya kayo? Meron po. Meron. Yung ibang resibo, pinadala ko sa kanila. Sa kanila, pero nakalista lahat dyan, lahat. Lahat po nakalista? Mga magkano po lahat-lahat? Kung... Sobra-sobra na. Ang pinadala lang ng mama niya from December hanggang February 1, 113. Okay. Ano ibibigay ko sa kanya, nasa 130 na. 130 na? Oo, so may utang pa? Abonado pa? Meron pa. Nakalista lahat yan. Ay, sir. Oh. Tapos, ilang beses lang pawen siya, sir? Sa beses, nagwen siya kami. Pinasabi kasi niya sa akin, magpadala ko ng pera, magwen siya kayo kasama yung mga anak ko. O, nasa kanya lahat na resibo noon. Sino pong pumunta sa wen siya? Kami niya, siya. Siya lahat ng kapatid niya. Ilan sila? Oo, bali, ano sila, pito. Kasama pa yung dalawang ano niya, pito. Ate ako sa kanya katulong nila. Oh, okay. Tapos nang wen siya, saan pa kayo namasyal? Oo, lahat pamasahe. Na kami, tapos yung sa hindi pagawa yung bahay nila sa Katarungan, gustong tatulog. Sabi niya, mag-hotel daw, di sa hotel. Oh, ito na nanay mo? Oo. Ah, ito na si Ma'am Ging Ramos. From New York. From New York? Yes. Okay, magandang tanghali dito. I don't know what time dyan sa New York. Siguro hating gabi na, Ma'am Ging. Ging po. Madaling araw. Ah, sa kabilang linya po ay si Mr. Arman Calawag. At sabi niya po, Ma'am, abunado pa raw kayo, 130 lang napadala nyo. Eh, ang nai-refund niya sa inyo is 130,000. Ma'am. Ikaw po, sir. Ma'am. Ang naiabot niya po lahat ng pera is ano po? Lahat yung halaga. Ang naiabot lang po niya is nasa kulang-kulang na 50. 50? Okay. Kulang-kulang. Kung ito total ko po yun, kay pera, kung isusuma ko lahat ng panluloko at saka falsipikadong dokumento at saka dun sa mga panluloko niya at tungkol dun sa apartment, dalawa sila ng DSWD na si Adelaide at Yanson nang dahil sa bahay. Kailangan ko bang magmakaawa sa inyo? Ha? Armando? Para lang maibalik ninyo sa akin ang mga perang panluloko ninyo? Kulang na kulang pa ba ang mga niregalo ko sa inyo para lokohin nyo ko ng paulit-ulit? Gamot mo, sapatos mo, gamit mo? Kulang pa ba yun na pang-asikaso ko na dinagdagan ko pa para lang magpa-asikaso ng mga pamasahin ninyo? So, kulang pa ba yun para ako lokohin nyo? Oh, Mr. Arman. Yes po, sir. Ayan, nagsalita na si Ms. Ramos. Ano po sabi? Hindi mo narinig? Hindi po eh, napakahina po eh. Aba, Chubby. Eh, sapatos, mga damit, at ay, pagamot. Hindi ko po ano yan, hindi ko po hiningi sa kanya yan. Bigla lang niyang ipinadala yan, wala akong hinihingi sa kanya. Hindi, kaya nga ma'am, sir, ang ibig sabihin lang, ito pong si Ms. Ramos, napakabait po sa inyo, nagtiwala po sa inyo, sinira niyo po yung tiwala niya. Ako po yung mabait sa kanya, itanong niyo po sa kanya kung anong ginawa ko sa anak niya. Nagtiwala lang po ako sa kanya, sir, kasi nagtatrabaho silang dalawa ni Jensen sa gobyerno. Pero sapat ba yun na lokohin niya ako? Na wala akong ibang inaasahan kung hindi sanak ako. Matulungan nila ako kasi sa gobyerno niya na nagtatrabaho. Empleyado okay. Sila. Pero anong ginawa niya? Sandali po. Sir Arman. Apo. Alam mo ba na kaya kitang patanggalin dyan sa Muntinlupa? Mm-hmm. Dahil bawal po yung ginawa niyo. Na ano po? Na kayo po ay namimixer. Hindi po ako ang namixer. Ang gawa niya, pinaano po sa kanya, pinalapit po sa kanya. Kaya nga sir, kahit pinalapit sa inyo, wala kayong karapatan na mag-ayos po ng mga birth certificate at mga passport. Hindi po ako ang nag-ayos. Hindi po ako nag-ayos. Maski na sir, sana sir, hindi nyo tinanggap yung pera. Alin pong pera? Yung pinadala. Sabihin natin kung magkano pera yung sinabi mo, ang natanggap po lang is 113. Opo, nakalistap naman po lahat. Kaya nga, 113. Pero ba't ka tumanggap ng pera? Eh kasi po, hindi ko naman po sa kaya. Ang sabi sa akin, wala po pa pinag-usapan. Pinag-usapan po namin dyan, papadala ko yan, gamitin mo sa mga bata, pang grocery, pang ganito. Yun po ang sabi niya. Wala po kami, ano, iba po ang sinasabi niya, sir. Iba? Ma'am. Sa hirap ng buhay natin mag-iina. Ngayon, wala kaming pabayad ng bahay. Wala akong trabaho. Ngayon na lang pupuhay ko sa anak ko. Basta papagpunin ko lang naman yung pendulo ninyo sa amin na halos hindi wala na kaming makain. Ngayon mga anak ko halos nangungutang ko pamasahin nila. Hirap na ako. Nagpapagamo ako sa inyo. Pero anong ginawa niyo sa akin? Tinarantado niyo pa rin ako. Okay. Niloko niyo pa rin kami. Okay.
Miss Teresita, excuse me, ma'am. Miss Teresita Navarro, Public Information Officer ng Muntinlupa City Hall. Ma'am Teresita, magandang tanghali po. Ma'am? Hi, good morning. Good morning po. Idol Rafi. Opo. Ma'am, tauhan niyo po itong si Arman Calawag. Ano bang posisyon nito sa inyo pong tanggapan diyan sa City Hall? Actually, isang mabuting tao naman si Arman Calawag, Idol Rafi, no? Okay. Naka-assign po siya sa public market namin. Okay. Assigned din siya dito sa city government. Under na city government po yung public market. Kung mabuti siyang tao, ma'am, bakit siya tumanggap ng pera para pang-ayosana ng passport at birth certificate na alam niya bawal yon unang-una, tapos pangalawa, alam niya na hindi niya kayang gawin yon. Kaya nga, in the end, niripan niya yung pera. Kaya ito na lang po, Idol Rafi, isettle na lang po natin yan dito sa legal office namin para makita na lang mismo ng legal office namin kung sino nagka-problema. Para maging official po ang pag-aayos nilang dalawa. Kasi narinig ko naman po ang pag-uusap na nakakapagbayad naman daw di umano, Idol. Opo. Opo, ma'am, ma'am, sorry madam. Para lang humaayos na, pwede naman po siguro magbigay kayo ng retainer, Idol, para paayos namin sa aming legal office po. Opo. Ma'am, it's no longer the question of siya yung nagbibigay ng pera at nag-refund. It's a question about the person's character, the person working for you sa City Hall. Na alam naman yes, natin po, yung pamimik... We will not tolerate that, Idol. We will not tolerate it. Exactly. Di ba, ma'am, yung pamimikser, you will not tolerate it? Tama, madam? Yes, sir. We will not tolerate. The mayor will not tolerate such actions po. So, kaya nga po ang suggestion po, if you will allow us, pumasok na po that sa legal office na lang po namin para at least masettle po silang pareho na may papeles, kung ano man na mangyayari. Total personal naman po nilang alitan yan para lang mapacilitate yung nagka-problema at yung may problema. Ah, okay. So willing ka ba humarap? Miss Ramos? Po, sir. Okay, willing ko ba kayo na yung anak po ninyo, sasamahan na lang namin doon sa Muntinlupa para pag-usapin na lang sila at ayusin daw po ng City Hall yung problema? Pati yung ano, sir, pati yung kakilalangan niya, nilapit niya nga doon kay Ernie, Jeanette Aman Prenedi, pero niloko na rin kami ng 10,000 nagtatrabaho sa PSA, tsaka yung DSWD na yan na Adelaide Telson ng Barangay Putatan, isa rin yan eh. Okay. Niloko sila pare-pareho din. Ma'am, ganito na lang po, ma'am. Madam, excuse me, ma'am. Okay, willing ho ba kayo makipag-ayos o hindi? Opo, sige po, balik lang po nila, sir. Okay, para sige po. Walang po nila, walang-walang lang po talaga, sir. Sige po. Kung makipag-ayos po kayo din, sasamahan po namin itong anak nyo doon po sa City Hall para mag-usap-usap po sila. So, Mr. Navarro, San Jose, sa inyong tanggapan mismo, sa inyo na lang po muna kami dadaan, di kami pupunta muna sa legal. Sige po, pwede po silang, pagbigyan na lang po nyo ng endorsement, Idol Rafi. Bakit po? Ma'am, bakit legal? Office. Bakit po legal? Para... Para ho kasi maging fair po yung pag-aayos nilang dalawa ng aming empleyado at kung siya nagre-reklamo. Para at least maging fair po lahat yung pagbibigay ng desisyon. Maging fair pagbibigay ng desisyon at pag-ayusin sila? Opo, sir. Kung ano man po ang mga pag-uusapan, hayaan na lang po natin yung legal office natin ng magbigay ng ano yung pinakatamang solusyon para sa dalawa. Okay. So, ibig sabihin, hanapan po ninyo ng solusyon kung ano nakabubuti. Para masolve yung problema. Legal at saka kung ano po yung paparable sa dalawa. Opo, opo. Pero mama, gusto ko yung narinig ko sa inyo na you will not tolerate yung mga wrongdoings. We will not, of course. Actually, nag-aalis kami ng empleyado na ganyan. Okay. Ang si Mayor po mahigpit sa ganyan sa HR namin. Opo. Nag-under po ng Board of Discipline kung kailangan. Meron po kaming grievance committee dito sa City Hall na Muntinlupa. Ah, sige po. Ma'am Teresita, maraming salamat ha. Kita-kita tayo yes, dyan. Yes po, Idol. Magandang tanghali po, madam. Sa inyo, basta ikaw, Idol Rafi. Anytime kami. Ma'am, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. God bless yes, po, madam. Sir. Thank you po. Okay, Sir Arman. Po, sir, po. Doon na lang po sa City Hall. Okay po, sir. Sige po, Idol. Doon na mag-usap-usap. Salamat okay, po. Miss Ramos. Po, sir. Doon na lang po sa City Hall. Sasamahan po namin ang anak nyo, ha? Opo, sir. Sir, magtanong lang po. Ma'am, wala nang po time. Ma'am, wala nang time. Off-air, ma'am, kausapin kayo. So, usap-usap na doon sa sama namin kayo, yes, ha? Sir. And the next time kasi, wag na kayong lumapit sa hindi tamang tao. Sige po, sir. Pag may mga ganong klaseng problema, korte, okay? Okay, sige. Po. Thank you po, Idol.